Kumusta po mga boss? Halina't silipin natin ulit ang naging laban ng Meralco at Ginebra nung game 1 nila kahapon. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell kung bago ka sa aking channel para lagi kang updated sa mga latest news and sports videos. So, first quarter. LA Tenorio. Kita naman natin yan mga boss, kahit malalaki yung nasa loob ay wala talagang pakialam ito sa LA Tenorio. Scoring mindset talaga. At eto, gusto ko lang ipapansin sa inyo yung tira na ito ni Raymond Almazan mga boss. Papansinin natin dito na nung itira o nung kakampi niya ay nasa loob ito at mukhang papasok pa. At nang hawakan ito ni Raymond Almazan ay nasa loob pa talaga siya ng cylinder. Kaya sa aking palagay mga boss, dapat ang itinawag dito ay offensive goal interception. Kasi yun naman talaga dapat ang itinawag ng referee. Pero hinayaan lang nila. So, dapat hindi counted yun para sa kanila. Diba? Ano sa palagay ninyo? Itong susunod na tira ay napakagandang pasa para kay Japit Aguilar at Slamajama. Kita nyo naman yung pasa na yan ni Stanley Pringle. At Japit Aguilar, bulumambitin pa. Kita nyo naman. Natapos nga ang quarter na yan, natabla ang score. Second quarter tayo mga boss at Stanley Pringle. At kita nyo naman yung layup na yan. At crossover and then layup na dalawa pa ang bantay. Hindi yan madali. Actually mga boss, mahirap yan. Pero kay Stanley Pringle ay parang easy lang. At itong tira na to ni Raymond Almazan at follow-up. O rebound follow-up ni Durham. Tira yan ni Almazan at mukha lang siyang pasa pero tira yan sa aking palagay. At isa pa para kay Raymond Almazan at yung dunk na yan. Napakasimple pero napaka-effective naman talaga. At ang susunod na tira ay sa palagay ko ay para kay Newsom. Naiwan naman talaga siya dito ng libreng-libre kaya pag hindi mo naman na ipasok yan ay nagkaroon ka ng kaba o daga sa dibdib pag nangyari yan. At tapos ang half na yan sa 43-37, lamang ng 6. Third quarter, Brownlee, inuha sa banda. Simpleng-simple ang basketball para sa kanya. Kita nyo naman yan mga boss. All in all, para kay Brownlee, magandang laro ang pinakita niya. At itong tira na to, ang rebound ni Durham at may kasama pa yung foul. Well, sa laki niyang yan, ay talaga namang napakahirap pigilan. Tatlo na ang bantay niyan pero naitira pa rin niya at naipasok. Itong tira na ito sa corner, I believe si Newsom yan mga boss. Ayan, stress pa rin. At lamang pa rin sa kasalukuyan na ito at 71-68 ang Meralco. Pero sa fourth quarter ay nagsimulang makakuha ng momentum itong kuponan ng Ginebra. At kita nyo naman si Brownlee, si Greg Slaughter ay nagtulong para sa tira na yan. Pansinin muna natin ito mga boss, yung block ni Japit Aguilar kay Durham. Sa aking palagay mga boss, ito ay isang malinis sa blanka. Actually si Durham pa nga ay nanghawi ng konti pero sa haba ng kamay ni Japit Aguilar ay inabot pa rin siya nito. So sa aking palagay, talagang clean naman. Although sari-saring reaction talaga ang narinig natin tungkol dito. Hindi pa rin nagkakalayo ang score at sa oras na ito ay lamang na ang Ginebra ng 3 puntos. Maliban na lang sa tira na yan ni Newsom. Kaya nakalapit ng bahagya itong Meralco. All in all, mga boss, ay napakaganda ng laban at hopefully sa susunod ay mas maging maganda pa ang laban nito. At syempre, gusto natin manalo ang mga team natin, sa lalo na sa mga Ginebra fans. So, hanggang dito na lang mga boss. Kayo, ano sa palagay ninyo? Mag-comment lang at huwag kalimutang mag-subscribe mga boss. Maraming salamat at God bless po sa inyo.